Paligid ni Batas Mauricio ngayon at kanyang sinasagot isa-isa. Alright, ito na, karami po nito. Salamat sa Diyos sa dami ng nagtetext sa atin. Itong karagdagang katanungan, 0921 729 4606. Good AM, Atty. Batas. Pwede po bang makatira sa tatay ko na may krida? Kinukuha po ako ng tatay ko upang doon mag-aral sa Maynila. Pwede po ba akong tumira sa kanya? Ano to? Memex. Tama ba to? Memex po ng San Jose. Thanks po. Memex o kung ano man itong pangalang ito. Dahil ME tapos 2 times ng kanyang inilagay. 2X. O di Memex siguro ito. Ha? O Meme. Meme ng San Jose. Buhay pa ba nanay mo? Ayan, yan ang magandang tanong dyan. Kung buhay pa nanay mo, pagkatapos may kirida ang tatay mo, at tapos doon ko sa bahay ng kirida titira, ano kaya mararamdaman ng nanay mo, Meme? Di ba magagalit ang nanay mo? Di ba sasama ang kanyang loob? Di ba? Kaya kung ayaw mong bigyan ng sama ng loob ang nanay mo, eh kahit na niyayaya ka ng tatay mo na tumira sa bahay niya at ng kanyang kirida dito sa Maynila, eh huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Kasi siyempre, kung ano-ano sasabihin ng tatay mo at saka ng kirida niya laban sa nanay mo, eh siyempre, lalong sasama ang loob ng nanay mo at sasama din ang loob mo kung mahal mo ang nanay mo. Okay? So ang aking payo, kung meron ka rin lang ibang matitirahan, huwag ka nang tumira sa bahay ng tatay mo na kasama ang kanyang kirida, lalo na kung buhay pa ang nanay mo. Sa kabilang dako, kung patay na ang nanay mo at siyang sinasabi mong kirida ng tatay mo ay kanyang pangalawang asawa, eh wala nang masama na makitira sa kanila. Lalo na kung ikaw ay mag-aaral o di kaya magtatrabaho dito sa Metro Manila area. Eh wala na yung nanay mo eh. So karapatan naman ang tatay mo na maghanap ng iba. Okay? Salamat! 14 minutos makalipas mo kayo kasampo ng umaga. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Kakambi mo ang batas sa DYKA 801 kHz live and direct. Wala po sa Catholic Media Network dito po sa San Jose, Antique. Kami po ay napapakinggan sa Antique, sa buong Panay Island at sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. Sabihan po ninyo ang inyong mga kamag-anak na nasa ibang panig ng bansang Pilipinas, nasa abroad, nasa ibang bansa, kung pwede po silang tumawag sa atin, kung pwede silang makinig sa atin sa pamamagitan ng dalawang website sa internet. Ang mga website ng internet na kinabibilangan ng DYKA mula sa San Jose, Antique ay www.wawantique.com at saka yung www.pineraya.com. Sabihan po ninyo sila, mahal silang makinig sa amin. Diyos sa palatang turang kakambi mo ang patas. Araw-araw po ito, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga. Galing po ito sa 0917-363-6979. Sabi niya, award po yan sa mga soldier na namatay, mga beneficiaries, dahil po single yung anak namin. Taga-Antique po kami, TY po. Aha, mukhang merong naunang katanungan ito, mga kababayan. Teka, hanapin ko lang ha. Hanapin ko lang at nang makita natin kung hindi ko makita. Dali lang. Alam po ninyo kasi marami nang nagte-text. It's 0922-833-4396. Alright? Maraming salamat po sa inyo. 16 na minuto makalipas po aking 10 ng umaga. Meron po tayong text na tinanggap mula sa 0906-372-6023. Actually, kahapon pa po ito nagte-text sa atin. Ang inilalagay lamang niya, Batas Mauricio. Eh, wala naman siyang inilalagay na katanungan. Kayo pong mga nakikinig sa amin, pwede ba i-text din ninyo itong 0906-372-6023. Tanongin ninyo kung ano ang gusto niya kay Batas Mauricio. Bakit nagte-text siya na wala siyang inilalagay na kung anumang katanungan? Bakit Batas Mauricio lang ang kanyang inilalagay? Oh, pakikuha nga po ninyo itong text na ito. I-text